Hi guys, so nagme-makeup ako kasi pupunta akong work. Papasok na ako. So panggabi ako ngayon eh. And may sasabihin ako, may nakita kasi ako na parang charity. Noon ko pa gusto tumulong sa charity. Gusto ko actually mag-donate ng mga kong damit, pera, ganyan. And hindi ko pa talaga nagagawa. And ngayon, may nakita akong charity sa online. And yun yung Drive Apple yata yun. Isusulat ko dito kung ano yung charity na dinonatan ko. So, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi yung kinita ko sa YouTube, yung 10% nun, dinonate ko doon sa charity na yan. And naisip ko, maganda rin yun kasi, ano, you can be blessed by giving, diba? So, naisip ko, gawin ko na siyang regular. Kumbaga, tuwing kikita ako sa YouTube, magbibigay ako ng 10% sa isang charity. So, kung may alam kayong charity na pwede natin tulungan, just comment down below. And basta kahit saang video ko, pwede nyo i-comment. And you can message me. Tapos, iche-check natin yan kung ano yung magandang charity na pwede natin tulungan. So, kung mag-thank you talaga sa inyo kasi, kundi dahil sa inyo, wala naman, hindi ako makakakuha ng money from YouTube. Ayun, maganda din yun kasi hindi lang ako yung nakakatulong and kayo din. So yun, sana continue yung i-support yung aking channel and sana hindi kayo magsawa manood para mas madami tayong matulungan. So yun, kanina pa ako na-excite i-share. Gusto ko sana i-share ng nakaayos ako pero... Ayan. Sabi ko ngayon na lang. Kahit papunta ako sa work, so gamit ko lang yung kamay ko. So, yan. And kung hindi nyo pa napapanood yung haul ko, for sure uploaded na yon. I will link it sa description box. I shared a lot of clothes there. A lot. Para sa akin, a lot. Kasi hindi naman ako madalas mag-shopping ng ganun. Anyway, next time na lang. So, off na lang. And bye-bye! So, by the way, yung charity na yon, nakita ko yun sa video ni Mikey Bustos, yung Drive Apple yata yun. Basta, ayan, parang nagdo-donate sila ng apples to children's. Kasi, parang, basta healthy eating para sa mga bata. Parang yun, nagdo-donate sila ng apple or minsan may mga books. Basta, ililink ko din sa description box yung video na napanood ko. Basta, na-inspire lang talaga ako. Sabi ko, gusto kong mag-donate. Tapos, nung nakita ko, pwede ako mag-donate via PayPal. Ayun. Sabi ko, I will. Tapos, sabi ko, hindi ko naman kasi minsan nagagalaw yung sa ano, yung sa YouTube ko. Andun lang yun. Kasi, nag-enjoy lang talaga ako sa YouTube. Bali, noon, nagagamit ko siya nung wala akong... nung nasa Pinas ako, nagagamit ko siya. Pero ngayon, na wala ako sa Pinas, hindi ko siya ganun nagagamit. Andun lang siya sa aking PayPal. So, sabi ko, why not share yung blessing na yun sa iba. Tapos, makakatulong pa sila sa ibang tao, diba? Ayun lang. Nakakatuwa lang. Tapos, alam nyo ba minsan, gusto ko talaga magsama-sama sa mga charity. Yung parang pupunta, katulad ng ginagawa nila Judy, yung pupunta sa isang lugar, tapos tutulong doon, alam niya na, tapos makikisalamuha sa mga bata, ganun yung gusto ko. Actually, na-experience na namin yun nung nursing days, college days, ganun, nakakatuwa yung ganun. Anyway, nakakamiss lang, so yun, thank you ulit. Hi guys, good morning! Ngayon ay aking first day off. Kasi may contract shift ako kahapon pero I mean kanina. So from night shift ako, kakauwi ko lang ngayong umaga. umaga pa lang. So ayun, nag-post lang ako sa Instagram na good morning. Tatawa lang ako kasi pupunta ako kay naman ngayon and hindi na ako matutulog. So inaantay ko lang mag 8 o'clock. Para makapag-rent ako ng car papunta sa kanila. Gusto ko na pumunta. Gusto ko na siya makita. If hindi nyo napanood yung last vlog ko, yun, nasabi ko doon na yung car namin is nasa car jail. And, ngayon or tomorrow? Tomorrow yung pang 7th day. Kaya, tomorrow, makukuha na namin yung car
dun sa car jail, makakalaya na po si War Machine. And yun, excited lang. At least mababawasan yung mga iniisip namin. Ay, thank you Lord, mababawasan na. Sana makuha namin agad para matapos na talaga yun. Yung part na yun. So, yeah. Mamaya maliligo na din ako. Ayoko maligo dun. Gusto ko dito maliligo ako. Tapos matutulog ako. Kasi kahit idlip lang. Kasi syempre hindi pa ako natutulog. Galing akong night shift. Tapos, ayun. Gusto ko lang makita si Mon. Kasi may pasok din siya mamaya eh. Kaya hindi rin kami magkasama. Gusto ko lang siya talaga makita. Biyahe. Eh, nakakatawa kasi tingnan nyo. Napansin ko sa sarili ko, medyo confident na ako mag-isa, mag-drive. Yung parang kahit ako na lang, okay lang. Kasi yung last time, ako lang din nag-rent ng car. Tapos sinundo ko siya dun sa Murur. Ang Murur, tawag yun sa parang... tawag yon dun sa parang traffic department dito, yung parang LTO, ganon. Ang tawag dun is Murur. Hindi na rin ako yung parang, ay ako na naman yung magdadrive. Hindi na ako ganon. Parang natanggap ko na sa sarili ko na yes, kailangan ko magdrive. Kasi para rin naman sa akin yun. Pero pinaprepare ako ni Lord something for the future. So, yun, sabi ko, okay na din. At least, masanay ako mag-drive. Kasi, di ba, noon talagang tamad na tamad ako. Talaga, kung may magda-drive, sige, mag-drive ka na. Dito lang ako. Kahit marunong ako, dito lang ako upo. Kagabi, bago ako pumasok, nabanggit ko yung about sa charity. So, let me know, guys, kung gusto niyo na i-share ko sa inyo yung mga names ng pagdodonate natin or hindi na. Yung parang sa akin na lang. Sasabihin ko na lang na nag-donate. And hindi ko na ba sasabihin kung saan natin dinonate. Alam niyo, excited lang ako. Gusto kong ma-involve sa ganun. Nakakatuwa. Alam niyo ba, sa labas, medyo malamig na. Naka-jacket ako pero nararamdaman ko na yung hangin is malamig. Ibig sabihin, mag-winter na talaga. Medyo late nga kasi dapat November na, diba? Dapat medyo malamig na yan eh. Tapos, December, lalo pang lalamig yan. Sana lumamig na talaga. Pero, yeah, enjoy na lang. And, sabi ko kasi, Carmen, gusto ko mag-swim-swim kami sa Diba. Pag, Diba is lugar dito sa UAE. So, meron doon mga, dagat. Maganda doon yung mga mountains, dagat. Medyo green, ganun. Sana matuloy para makapag-swim-swim kami doon sa dagat. Yun lang muna guys. So, maliligo na ako. And, inom ng coffee. Tapos, wala. Uupo lang ulit. Kasi inaantay ko mag 8 o'clock. 7 pa lang. So, I have 1 hour to prepare. Yun. Hi! Andito na ako. Medyo antok na antok. Medyo. So, antok na antok ako kanina. Inaantok talaga ako, parang nawala yung talab ng nawala yung talab ng coffee. Wala talaga, inaantok talaga ako. Tapos, kinakanta ko na lang, lalakas ako yung radio. Tapos talagang ginagano ko, pinupukpuk ko to para lang magising ako. Tapos, talagang kumakanta na lang, ganun. Anyway, ang dala ko kanina is kumot. Para sa likod ko, para hindi naman masyadong halata. Pag-unan kasi masyadong halata. Hindi ko naman to car. Bali, yung car na to is Lancer EX. Hindi ko alam. Basta yun, Lancer. And, yeah, andito na ako. Hindi ko alam kung gising si Mon. Bali, bumili lang ako kanina ng footlong. Dalawa yung favorite ni Mon, yung bread. Tapos, bumili na lang din ako ng Topsy logo. Sabi ko, kakain talaga ako. Sana magustuhan ni Mon. And, yeah. Yun lang. So, akyat na din ako doon. Hindi ko alam kung alam niya na nandito na ako. Pero sabi niya kasi, sabi ko din kasi, huwag siyang mag-alarm. Huwag niya siyang gumising. Huwag niya na akong antayin. Kasi, ayoko na mag-antay siya. Gusto ko dire-diretso yung tulog niya. And yeah, inaantok na ako. So, yeah, tulog na tayo. Hi guys! So, hindi pa ako naghihilamos.
And may ginagawa ako ngayon, medyo busy ako sa mga online-online. Nagsesearch ako ng mga flights. May plano kasi kaming pumunta sa Boracay and mas okay kung makakapagpabook kami ng maaga. Ano, para mas mura yung ticket. Hindi ko muna sasabihin yung date. Pero matagal pa naman. Gusto lang namin ng mas maaga para mas mababa yung price. So yun, may idea na kayo kung saan kami pupunta pag nagbakasyon kami. Pero wala pa namang date kung kailan yung bakasyon namin. So yun. And may nakita ako sa AirAsia last week. Inabot siya ng almost 5,000 lang kaming dalawa ni Mond. Pero ngayon na chineck ko ulit, medyo tumaas, naging 6,000, depende sa time. Nag-search din ako ng cheapest flight papuntang Boracay and nakita ko yung SkyJet. Yung SkyJet yata is yung maliit na plane tapos mas mabilis siya. I think kaka-start lang, hindi ko alam kung kailan. Bago lang yata yun. Pero sabi ko kay Mon, sabi ko parang maganda din yun kasi maliit tapos mabilis tapos wala lang. Feeling ko lang, parang gusto ko lang sumakay sa jet. Hindi ko alam kung jet siya talaga pero ano, wala lang. Trip ko lang. Tapos sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, wala na bang iba? Tapos parang ayaw niya. Gusto, si Mon kasi yung gusto niya parang safe kami kasi yun talaga siguro yung nasa isip niya, yung safety namin parehas. Kasi noon, parang magsa-search ako tapos sabihin ko, mahal, mas mura sa PAL, sa Cebu Pac, ganyan, kesa sa Emirates, ganyan. Tapos sasabihin niya, hindi, Emirates tayo, ganon. Nung papunta sa Pinas, ganon. Gusto niya pag international yung mga Emirates, Etihad, mga ganon. Kaya, ayun. Okay lang naman sa akin kasi nagigets ko naman si Mahal na gusto niya yung safe flight kami, ganyan. Tiwala lang. Although safe naman dun sa PAL, sa Cebu Pac, siguro mas panataglag yung loob niya pag Emirates. Suki ng Emirates. So, yun. And, sinesearch ko ngayon yung mga videos, mga articles about SkyJet. Okay naman. Tapos may mga vlogs nga na nakasakay sila sa SkyJet papuntang Bora, ganun. And yeah, yun lang. Nakaka-excite lang. Pero matagal pa naman. Na-excite lang talaga ako. Ayan, tumatawag na siya. Kasi yung pinag-usapan namin, Bora. Low. Medyo malapit, no? Nakausap ko si Mondi, yun sabi niya. Ayaw niya doon sa SkyJet. Pero okay doon, ha? Feeling ko naman okay kasi nakikita ko naman yung mga reaction ng mga tao. Masaya naman sila. Ayaw niya lang kasi maliit daw. Gusto niya dun sa mas malaking airplane. Ayun. Naintindihan ko talaga siya. Siguro safety lang talaga yung iniisip niya. And yeah. Nakaka-excite. Nakaka-excite magplano kahit wala pa. Parang nakakagana magtrabaho. Parang ganun. Parang parang you're looking forward to that day na. Na parang, malapit na. Yung parang yun kahit malayo pa. Parang, wala lang. Para lang pampagana magtrabaho, diba? Yung mga bakasyon na ganito. Sana bakasyon na. Baka curious kayo guys kung saan ako naghahanap ng mga flights. Kino-compare ko lang sila dito sa app na to. Dito sa... This app, Skyscanner, tapos dito na yung mga flights na available, makita mo yung cheapest, meron pa ang fastest, tapos syempre titingnan ko PAL, andito yung SkyJet nasaan na ba yung SkyJet? Yan, SkyJet, nakasulat, SkyJet. So, isi-search ko ngayon siya dito sa Google. And pwede dito, tinitingnan ko muna yung background din. Siyempre, kasi bago lang sa akin yung SkyJet And, yeah, SkyJet Airlines. Tapos, meron din ako ditong AirAsia na tinitingnan. Tapos, mamaya magtitingin ako sa Tiger Air at saka sa PAL. Kasi parang, yun lang yung guide ko. So, dinadownload ko yung mga app na yun para may guide ako sa pag-compare-compare na mga price, ganun. Tapos, pagdating naman sa mga hotel, yung gusto mo lang ba mag-scan, mag,
mag-check ng mga available hotels, tapos para may idea ka kung magkano, ganun. So, sinabi lang to sa akin ni David, it's booking.com hotel. Basta yung sa mga hotel. Pwedeng booking.com, ano pa ba? Pero, madami pa namang iba. Pero sa ngayon, ang nag-i-enjoy ako is dito sa booking.com kasi madami eh. Basta maganda siya. Try nyo search. Meron yata siya sa Apple. Meron siya sa iTunes. Ay, sa App Store. Apple Store. At meron din siya sa Samsung. Sa Play Store. Sana nakatulong yon sa mga gusto mag-travel. Hello! Kumakain ako ng noodles. Wala kasing lagayan. Naghanap ko lagayan pero wala akong makita. So, dito na lang. And, nanonood ako ng The Ugly Truth sa 123 Movies. Libre yung mga movies doon if hindi nyo alam. So, yun. And, yeah. Kakain lang ako. Yung body clock ko pang gabi pa kaya. Gising pa ako ngayon. Coffee na tayo. Sarado ko kasi may natutulog. Mag-coffee muna tayo. So, hindi ko nalagay yung tripod. So, yan. So, yun. Coffee muna tayo. Ang gagamitin ko ay... gagamitin ko ay this one, Nescafe cup, my cup, 3-in-1, creamy latte, ate. So, yun. And, maglugay na lang muna ako para makahinga yung buhok ko. Kasi, naligo na ako, hindi lang halata. Hindi ko binasa yung face ko, mamaya na lang. Tapos, yung buhok ko hindi ko na binasa. Nag-shower na lang ako. And, by the way, Feeling ko lang ay, ayoko na kasi tumingin sa ayoko na tumingin sa weighing scale. Kaya feeling ko nakatulong sa akin na hindi ako ma-feel. Alam mo yung feeling na bloated? Feeling ko nakatulong yung tea. Kasi lately nagtitea na ako ulit. Bumalik na ako sa pagtitea. And ginagawa ko siya morning minsan and minsan night. Minsan dalawa, 2 times. So, tinigil ko yung pagtingin sa weighing scale kasi pag nalaman kong nag-lose ako ng weight, kumakain ako talaga. Napapakain ako. Na parang, ang naisip ko is, ay, okay lang yan, nag-lose naman ako. So, kakain ako, ganun. So, sabi ko, kailangan hindi ko malaman yung weight ko. Kailangan continue sa diet kasi may pinaghahandaan tayo. So, yun. Yun, hindi na lang muna ako titingin sa weighing scale para makontinue ko yung pagda-diet talaga. Pero sobrang helpful nung tea, parang feeling ko talaga nag-lose ako. And hindi siya ganun ka-bloated. Basta hindi feeling, walang feeling bloated. Ayun. And I'm happy. So yeah, coffee. Sarap sana nito, may ano, no? May pandesal. Yummy.